Gamitin mo ba sa iyong puso't isipan ang salita ng Diyos na araw-araw mong napakikinggan at napagninilayan? Nakikita ba sa iyong buhay ang mabuting epekto nito? Magandang buhay, mga kapanalig! Dakilain natin ang Panginoong Diyos na ating mapagkalinga at mapagmahal sa patuloy na pagtuturo sa atin ng makalangit na karunungan na nagsisilbing gabay sa pang-araw-araw nating buhay. Ito po muli si Sister Lines ng Daughters of St. Paul. Pakinggan na natin ang pagtatanong ng mga alagad ni Jesus kung bakit nagsasalita siya sa kanila sa pamamagitan ng talinhaga na siyang tema ng mabuting balita ngayon. Lumapit kay Jesus ang mga alagad at nagtanong, "Bakit sa pamamagitan ng mga talinhaga ka nagsasalita sa kanila?" Sumagot si Jesus, "Sa inyo ipinagkaloob na malaman ang mga lihim ng kaharian ng langit, ngunit hindi sa kanila, sapagkat bibigyan pa ang mayroon na at sasagana pa siya. Ngunit kung wala siya, aagawin kahit na ang nasa kanya. Kaya nagsasalita ako sa kanila ng patalinhaga, sapagkat tumitingin sila pero walang nakikita. Nakaririnig sila pero hindi nakikinig o nakauunawa. Sa kanila natutupad ang mga salita ni Propeta Isaias, 'Makinig man kayo ng makinig, hindi kayo nakauunawa. Tumingin man kayo ng tumingin, hindi kayo nakakakita. Pinatigas nga ang puso ng mga taong ito. Halos walang naririnig ang kanilang mga tainga at walang nakikita ang kanilang mata. At baka makakita ang kanilang mata at makarinig ang kanilang tainga at makaunawa ang kanilang puso upang bumalik sila at pagalingin ko sila. Ngunit mapapalad ang inyong mga mata na nakakakita at ang inyong mga tainga na makaririnig. Sinasabi ko nga sa inyo na maraming propeta at mabubuting tao ang may gustong makita ang nakikita nyo ngayon, pero hindi nila nakita, at marinig ang inyong naririnig, pero hindi nila narinig." Malaking hamon sa mga alagad ni Jesus ang mabuting balitang ating narinig. Bakit? Dahil tahasan at tuwiran ang pananalita ni Jesus sa kanila. Hindi nagsasalita si Jesus sa kanila tulad na ginagawa niya sa kanyang pangangaral sa publiko. Mahalaga sa pagsunod kay Jesus ang hindi lamang makinig at makita ang kanyang ginawa. Mahalaga din na buksan nila ang kanilang mga puso sa pangangaral ni Jesus. Hindi lahat ng ating nakikita at naririnig sa pangaral ni Jesus ay ating mauunawaan kung wala namang kabukasan ang ating mga puso. Sa pagsunod kay Jesus, marapat na kilalanin siya hindi lamang sa panlabas na anyo at pagtingin sa kanya. Mahalaga ang pagpapalalim ng pangunawa sa kanyang mga salita. Mga kapanalig, hingin natin ang liwanag ng Banal Espiritu Santo. Arinawang mabuksan ang ating mga puso, hindi lamang sa ating mga mata at tenga upang maunawaan ang kanyang mga salita, upang maipamahagi natin ang mabuting balita ng Panginoon. Tayo ngayon ang inaasahang magbabahagi ng pag-ibig ng Diyos sa ating kapwa. Gaano ka kahandang tumugon? Pagpalain tayo ng Panginoon. Amen. Isa na namang pagpapahayag ng mabuting balita ang inyong napakinggan para sa araw na ito. Makiisa sa aming misyon. Maging tagapagpahayag din ng mabuting balita sa pamamagitan ng pag-like, pag-share o pag-tag ng videong ito. At kung meron kayong mga prayer intentions, reactions o comments sa videong ito, i-message lamang kami sa Pauline's Radio PH at sa mga kababayan nating OFWs, lalo na ang mga nawala ng trabaho ngayong panahon ng pandemya, sa mga may sakit ng COVID at sa mga doctors, nurses at health workers na kumakalinga sa kanila, sa ating mga frontliners at sa lahat ng tumutulong upang maibsan ang paghihirap na dinaranas ng ating kapwa. Asahan po ninyong ipinagdarasal namin sa Diyos ang inyong mga kahilingan, kalagayan at kaligtasan. Ito po muli si Sister Lines ng Daughters of St. Paul na nag-iiwan sa inyo ng mga katagang sa dinaranas nating hirap,
kapighatian at walang kasiguruhang kinabukasan. Salita ng Diyos na buhay ang ating panghawakan. God, our Father, we come to you in our need to ask your protection against the COVID-19 that has disturbed and even claimed lives. We pray that you guide the people tasked to find cures for this disease and stem its transmission. Protect the medical experts that they may minister to the sick with competence and compassion. We pray for those afflicted. May they be restored to health soon. Protect those who care for them. Grant eternal rest to those who have died. Give us the grace in this trying time to work for the good of all, to help those in need. We implore you to stop the spread of this virus and to save us from our fears. Grant all this through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God forever and ever. Amen. We fly to your protection, O Holy Mother of God. Do not despise our petition in our necessities, but deliver us always from all dangers. O glorious and blessed Virgin. Amen. Our Lady, Health of the Sick, pray for us. Saint Raphael the Archangel, pray for us. Saint Roch, pray for us. Saint Lorenz Ruiz, pray for us. Saint Pedro Calungsod, pray for us.